na tayo. Pwede na pang mag-umpisa. Pwede na bumati. Bumabati po kami mula po dito sa sentro ng ating gawain. Dahan Reno Mercedes po, Isabela po tayo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ang message po natin this morning, subukan natin ibigay yung ating pagpapatawad sa iba. Subukan natin ibigay ang pagpapatawad natin sa iba. Try to give your forgiveness to others. Try natin. Bubuksan ko po ang maari pong dalawang bahagi ng kasulatan. Unang-una po dito ay ang Luke chapter 11. Verse 2 and 4. And he said unto them, pagkatapos pong humingi ng tulong ang mga apostol para turuan sila ng Panginoon sa tamang panalangin. Ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa mga apostol, and he said unto them, verse 2, when you pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Give us day by day our daily bread. Forgive us our sins, for we also give everyone that is indebted to us. Doon tayo magtatapos. Ganun kayo pagka manalangin. May nakalakip dito ang sinasabi ng Panginoon, patawarin mo kami katulad ng pagpapatawad namin sa iba. Ephesians chapter 4:32. Isulat na po natin yung message. Try to give your forgiveness to others. Ephesians 4:32. And be kind one another, tender hearted, and forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Pagka pinagsama na natin ito, hindi na po madaling intindihin. Yung try natin na ibigay yung pagpapatawad po sa iba. Kung tatanungin niyo ako rito sa karagdagang pang kalinawagan tungkol po dito, ang pagbibigay natin ng pagpapatawad sa iba ay hindi po mapapagalinlanganan na turo po ito ng mga prophets in the Old Testament. Turo ng Panginoon ito. Pagkatapos nito ay marami ng bahagi ng kasulatan na nagbabanggit ang mga apostol na ibigay natin ang pagpapatawad sa iba. Kung inyo pong napansin doon sa ating pagbasa kanina na pagka kayo na nalangin, huwag na huwag aalisin talaga yung sinasabi ng Panginoon na pagpapatawad natin sa iba. Ano po? Kung paano pinapatawad tayo ng Diyos, ibigay din natin yung pagpapatawad ng iba. Ganito po yan. Dalawa ang humihingi rito. Nasubukan nyo ng humingi. Humihingi tayo sa Diyos ng patawad. At humihingi ng iba ng patawad sa atin.
ang ibang tao humihingi, kahit hindi nila ito binabanggit minsan, humihingi ang mga ito, ang maraming tao, ng kapatawaran mula sa atin. At hindi rin natin ito maitatago ng malimit na humihingi rin tayo sa Diyos ng patawad. Dahil maraming mga tao ang humihingi ng tawad sa Diyos, hindi nagbibigay ng pagpapatawad sa iba. Totoo po yan. Kaya kung i-open natin ito ng mas maluwang pagbukas, kung ito ang utos ng mga prophets, kung ito ang utos ng Panginoon at ng mga apostol, pananagutan natin ito habang tayo nabubuhay. Amen? Ipalagay na natin ang ibigay ang pagpapatawad sa ibang tao pagka nangangailangan sila mula sa atin. Trabaho na natin ito na kailangang tapusin. Pananagutan na natin ito habang tayo ay nabubuhay. Kung pananagutan ng Diyos na tayo na pagka humingi ay patatawarin niya tayo, pananagutan natin din ito sa iba pagka mayroong nagkasala sa atin. Amen? At saka doon din, pagka binabasa talaga ang Bible, pagka sinisilip mo talaga ito, isa ito talaga doon sa characters ng Diyos. Pagka inimbestigan ninyo ang Biblia, basta huwag ka lang madaya na nag-iimbestiga sa Bible. Kung ikaw ay isang tapat na imbestigador, masusumpungan mo roon na ang pagpapatawad ay isang ugali na ng Diyos. At lalabas at lalabas sa mga mensahe ng mga propeta na ang ating Diyos, our God is a God. He is a forgiving God. Amen? Mamaya, matutunghayan natin ang mga bahagi pa ng kasulatan na maging tayo man pala ay dapat mapagpatawad sa ating kapwa-tao. Dahil maraming mga Christians, totoo, hindi ganito ang kanyang inuugali. Napakalayo. Humihingi ng tawad sa Diyos, pero pagka may nagkamali sa kanya, hindi niya ito maibigay. Totoo po ito. Totoo sa isang banda. Maraming nagnanais na makamtan ang pagpapatawad mula sa mga kinauukulang tao. Ngunit napakarami, sa napakaraming naghahangad ng pagpapatawad, mas marami talaga ang nabibigo rito na makamtan ang pagpapatawad mula sa kanilang kapwa-tao. Kung paano nabibigo yung nagbibigay ng kapatawaran, nabibigo rin yung mga naghahangad ng kapatawaran. Naibibihan po niyo ito. May mga tao, pagka nagbigay ng kapatawaran, nabibigo ang mga ito. Dahil ang mga pinapatawad ay hindi karapat-dapat. May mga humihingi ng kapatawaran, nabibigo na makantan mula doon sa mga tao ang kinauukulan. Napagdugtog na po niyo ito. Kaya masasabi, at lumalabas sa mga bahagi ng kasulatan, trabaho na natin ito, pananagutan na natin ito habang tayo ay may lakas. At liban doon, sinasabi ko nga, ang Diyos, yung Diyos natin, ay Diyos na mapagpatawad. He is a God. Ulitin ko, a forgiving God. Ulitin ko po, mga kapatid, na ilan sa mga tao dito sa daigdig, napakailap yung pagpapatawad na mahawakan nila. Hindi lamang tayong naghahangad mula sa mga tao ang pagpapatawad. Napakarami.
Pero mas marami ang nabibigo rito. Hindi may ibigay ng mga magulang ang pagpapatawad sa mga anak. Hindi may ibigay ng mga anak ang pagpapatawad sa kanilang mga magulang. Hindi may ibigay ng kamag-anak o kapatid ang pagpapatawad. Bakit yan ang hinahangad ito ng tao? Bakit sinisikap ng mga tao na mga kanta nito? Ito binigyan ko ng tanong. Bakit tayo? Pagka nagkamali tayo sa Diyos, hinahangad natin ito. Bakit sila? Pagka sila ay nagkamali sa atin, hinahangad nila ito. Ano bang meron talaga ito? Di ba? Dapat magtanong tayo, ano bang meron talaga ang pagpapatawad? Bakit sinisikap natin mula sa Diyos ang kapatawaran? Bakit maraming tao ang nagsisikap lamakang talito? Na kahit napakailap, ay sinisikap pa rin na nakuha ito kahit anong paraan. Ano bang meron? Kaya nga sabi ko sa inyo, try to give as Jesus said in the apostles' message from the churches of the Gentiles. Try nating ibigay ang pagpapatawad sa iba. Ano ba talaga meron ang pagpapatawad? Bakit kailangan nating matanggap ito? At bakit kailangan ibigay ito sa mga naghahangad? Siyempre, pagka ito'y hinahangad natin sa Diyos at ito'y hinahangad ng ibang tao sa atin, hindi po malayo na sasabihin ko, marami at napakalalaking benepisyo ang naibibigay ng pagpapatawad. Marami at malalaking dahilan kung bakit kailangan makamtan natin habang tayo ay nabubuhay dito. Kaunting pagpapaliwanag po, kung walang magandang dahilan, kung walang benepisyo na makukuha ang tao mula sa Diyos, kung walang magandang rason na ang tao ay humihingi sa atin ng kapatawaran, hindi na sana pinatawag ng Diyos ang tao. Kung walang dahilan ito na mabuti, marami. Amen? Hindi na nagsikap sana ang Diyos na patawarin ang lahat. At dahil merong napakalaking benepisyo o dahilan, meron ang pagpapatawad, ibinigay ito ng Diyos sa lahat ng tao. In Ephesians chapter 1, verse 7, makikita natin, mababasa natin doon, na bago lalangin ng langit at lupa, pinatawad na tayo ng Diyos. Plinano na ng anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ito yung isang senyales, nakikita ng mga mata, inukit na ng panahon, hindi na makakalimutan ng lahat ng reliyon dito sa daigdig, liban sa ibang mga reliyon, na si Jesus ang tanda ng pagpapatawad ng Diyos sa buong daigdig. Verse 7 po yan. At masusupungan nyo sa verse 4 na hindi huli ang pagpapatawad ng Diyos. Kundi nauuna na talaga ito. Ngayon po ibibigyan natin ng kaunti lang ito. Hinahangad ng iba sa atin. Hinahangad din natin ito sa iba. Hinahangad din natin ito sa Diyos. Para po sa ilan, kung bakit hinahangad nila ang pagpapatawad sa mga taong kanilang nagawa ng pagkakamali. Sa hindi natin nakikita ng mga mata, ito'y kalayaan sa kanilang puso. Katulad ng nung nagkasala ang ating mga magulang, pati yung mga magulang natin, yung mga angkan natin, hinihiling din nila ito sa Diyos. Hinihiling nila ito dahil unang-una, ang kasalanan laging may resultang hindi mabuti. Amen? Pagka nagkasala ang tao, asahan mong may hindi mabuting idudulot nito.
At kaya naman nagsikap ang Diyos na patawarin tayo kahit wala pa tayo noon. Dahil kalayaan talaga natin ito sa kasalanan. Hanggat hindi napapatawad ang tao, alam ng Diyos na walang kalayaan. Nakakabit ito sa kalungkutan. Nakakabit pa rin ito sa yung bang ang pananumuhi, wala ka ng pag-asa. Isang napakatibay na tali sa pakiramdam ng mga taong naghahangad, yung mga taong napakailap ang kapatawaran sa kanila. Hindi nila gaano na ihahakbang ng may kalayaan ang kanilang paa para abutin ang tagumpay na kanilang hinaharap dito sa daigdig. Kaya pinipilit nila itong makamtan. As I said, mas marami ang nabibigo nito kaysa sa nagtatagumpay nito. Kalayaan po yan para sa ilan. Sa atin, brethren, sa atin po, sa atin naman, kung bakit kailangan nating i-release ito o ibigay. Hindi lamang yung mga taong naghahangad sa atin ay mga beneficiary bang tawag nito? Ang magbibenepisyo nito, kundi tayo na pagbumulan nito. Kailangan malaman natin kung bakit kailangan try natin na ibigay ang pagpapatawad sa kanila. Dahil, brethren, pakinggan nyo ito. Pagka ginawa natin ito, tayo na ang mga taong napakatahimik ng puso natin pagka nakapagpatawad ka. Isa tayo sa mga napaka mapayapang tao dito sa daigdig. Kung paano yung mga nagkamali sa atin na walang kapayapaan, walang pag-asa, yung kanilang pakiramdam, kalungkutan, maging tayo man ay ganoon. Wala rin tayong kalayaan. At pagka naibigay natin ito sa mga kinauukulan, kung sakasakali man na humihiling sila sa atin, magiging mapayapa tayo sa gabi at araw. Pero hangga't talagang hindi mo ito binibigay, may bigat sa ating damdamin. At ito yung unti-unting sinasabi, uunahin ko na, unti-unting sisirain ka nito. Little by little, it can destroy your faith. Kaya mas mabuti, try natin na ibigay yung pagpapatawad sa iyo. Huwag niyo kalilimutan kapayapaan sa atin ito at doon sa gusto na tumanggap. Nasumpungan ko sa Proverbs. Babasahin ko po rito sa Proverbs 17. Benepisyo para sa atin. Tignan nga natin yung sinasabi niya sa kawikaan. Try mong ibigay yung pagpapatawad sa iba. Office mate, doon sa mga katrabahoan natin, sa mga schoolmate natin, lahat na. He that covereth a transgression, 17 verse 9 of Proverbs, he that covereth a transgression, seeketh love. But he that repeateth a matter, separated very friends. Pagka tayo ay nagbibigay ng pagpapatawad, ito yung sinasabi ng Proverbs. Natatakpan natin ang napakaraming mga mistakes ng ating kapwa-tao. Tayo yung nagko-covers ng mga kamalian ng mga tao. Nasusundan po niya ako, brethren? He that covereth a transgression, seeketh love. Hindi yung pagka nagkasala ang kapatid mo, tatakpan mo. Ay, hindi. Wala siyang ginawang ganun. Malayong gawin niya yun.
Hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi yung pagpapatawad mo, tatakpan niya yung mga kamalian ng iyong kapwa. Ngunit, sinasabi ng Proverbs, ngunit ang isang tao, kung paulit-ulit niyang sinasabi ang kanyang mga kamalian, kamalian ng kanyang kapwa-tao, ito ang mga taong ito. Pinaghihiwalay niya ang mga taong magkakaibigan. Pero pagka tinatakpan natin ang mga kamalian ng marami, na kaya naman natin talagang patawarin sila, yun ang sinasabing takpan. Hindi yung kinukonsinti natin, kundi pinapatawad talaga natin. Hinahanap mo talaga pag-ibig. Hindi mo hinahanap away. Dahil maraming mga tao, maging sa mga Christian, ang hanap away. Kaya sabi ko nga kay Mrs., bigay mo yung away na gusto niya. Nagriya, pamunta kita. Natabla lang. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeated a matter separated very friends. Pagkatapos na ang pagpapatawad, huwag na natin halungkatin pa ang nakaraan. Tama tayo? Tapusin na natin ito. Dahil malaki ang nagagawa para sa atin ito at sa ating kapwa. Natatakpan natin ang mga kamalian. Limot na natin. Kahit naaalala natin, hindi na natin binabalik pa ito. Napag-uusapan pa. Tapos na yan. Kaya maganda po yan. Maraming mga kasalanan na maaaring matakpan nito. Kung nagbibigay talaga tayo, try to give the forgiveness for others. Pagka ginagawa kasi natin ito, brethren, hindi maaaring walang malaking benepisyo na mga na dulot sa atin. Kung meron doon, meron din dito. Sa bagay na ito, minumoldi natin ang ating sarili. Minumoldi natin ang ating sarili. Hindi lamang yung tayo ay yung talagang mapayapa, kundi tayo, sila na, tayo na, ang mga taong napakatahimik. Pagka nagpapatawad ka, tahimik na tahimik ka. Hindi ka talaga maingay. Doon sa Proverbs talaga nito, 17 verse 9, ulit-ulit, yung wicked, ulit-ulit yung mga matters. Bakit ang tagal-tagal, uulitin pa. Sisindihan ulit. Ngunit ang nagsisikap na i-cover ang mga ito ay hinahanap niya ay pag-ibig talaga. Amen? At minumoldi natin ating sarili na kahit nasasaktan tayo, na kahit alam natin mistake ito, hinahayaan natin ito. Sinasabi ko nga sa aking mga anak, palipasin niyo ito. Mamaya wala na yun. Ganun tayo, di ba? Lilipas yan. Kung hindi man lilipas, yung tao na lilipas. Walang taong hindi lilipas dito. Liba na lamang pagka dumating na ang hinihintay natin na si Jesus. Dahil hinuhubog natin ang ating sarili na napakatahimik na mga tao. Maalala nyo na bago malagutan ang Panginoong Jesus, bago malagutan nung nasa cross ng Calvary, maalala nyo yung isa sa mga binitawan niya salita doon, na doon kumukuha ang mga ibang churches, pagka nanginangal daw, pagka mahal na araw, kinukuha nila yung 7 last words, ginagawang message. Alam nyo yung mga ganon, yung mga message na, Father, forgive them, for they that know what they do. Ito'y salita ng Mesaya sa New Testament, ay sa Old Testament, para lang makilala nila na yung nakapako doon, siya yung Mesaya na hinihintay. Yung sabihin niya, nauuhaw ako, salita ng Mesaya doon sa awit para makilala nila na ang kanilang ipinako, siya na ang kanilang hinihintay.
Pero gumagawa ang mga pastors na message na uhaw ang Diyos ng pag-ibig. Hindi. Pagkakilanlan na si Jesus, siya yung Diyos na hinihintay nila. Pag sinabi ni Jesus, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? May salita doon ang Misaya. Na ang mga salitang ito, ang Misaya lamang ang gagamit. Naibibigyan natin? Walang sino mang tao o prophets na maaring kukuha sa mga salitang ito, kundi ang Misaya lamang. Bakit mo ako pinabayaan? Salita ito ng Misaya, pero hindi pinabayaan talaga ito ng Ama, ang kanyang anak, kailanman ay hindi. Pero kailangan banggitin niya ito para totoo nga siya ang anak ng Diyos. O, di nagtapos. Nung namatay na si Jesus, totoo nga siya ang anak ng Diyos. Nakilala nila noong sinalita ni Jesus ang mga. At ang isa sa mabigat at kailangan balikatin natin, kailangan ibigay natin sa iba ang pagpapatawad dahil isa sa katotohanan nito ay, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Isipin nyo mabuti, brethren, na kahit matanda na isang tao, may mga pagkakataon, hindi siya marunong mag-isip. Meron siyang nagagawang hindi niya nalalaman. Nakailangan pag-isipan nating mabuti na kung bakit nagkasala siya sa atin, nakapagsalita siya sa atin, dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito. Amen? Kung alam lamang nila, hindi nila gagawin ito. At dahil sila ay hindi nila alam ito, nagagawa nila ito. Ipalagay natin na ganito nga, sapagkat maraming mga tao, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. At ilalagay natin sa ating sarili, hindi nila kasi alam ito. Amen? Dahil meron tayong nalalaman na totoo na hindi nila nalalaman. At meron din silang nalalaman na totoo na hindi rin natin alam. Kaya ano lang, ganun lang gawin natin. Hindi nila kasi alam eh. Di ba? Ganun tayo. Para makapagbigay tayo. Pagka nakapagbigay tayo, maibigay natin. Galing sa atin, tayo na yung mga tao napakasisigla at napakalulusog dito sa loob. Ang mga taong nagbibigay ng pagpapatawad sa iba, sila yung mga malulusog, sila yung mga malalakas sa loob. Strong ang mga ito. Malulusog ang kanilang mga kaluluwa at espiritu. Kahit ang kanilang katawan ay hindi malulusog. Maraming taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gusto kong banggitin ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Dapat ibigay natin sa mga kinauukulang tao ito. Para ano, Pastor? Para patawarin din tayo ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magpatawad, ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, verse 13, para patawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Magpatawad kayo. For if you forgive men their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you. Ganun yun. Ganun kakalaga ang magpatawad sa iba. Papatawarin din tayo ng Diyos pagka tayo ay nagkasala sa Diyos. Gusto ba nating maimpok yung galit ng Diyos sa atin? Dahil nag-iimpok tayo, hindi tayo nagbibigay ng kapatawaran. Habang nagbibigay ka ng kapatawaran, nagbibigay ang Diyos ng kapatawaran ng marami sa atin.
Ang pinakahuli po rito na mababanggit ko ay sana hindi ko makalimutan. Hindi mahirap sa atin na takbuhin. Hindi tayo mapipigilan ng daigdig. Pagka nagbibigay tayo ng kapatawaran. Yung napakahirap gawin ng mga tao dyan sa labas. Yung napakahirap gawin dito sa loob bilang isang Kristiyano. Yung pag... Yung perfection, ano ba yung Tagalog nito? Yung kaganapan ay hindi na ganun kahirap. Kundi pinapagaan niya yung takbo natin para marating natin yung kaganapan dito sa daigdig. Paano nangyari yung gusto? Ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ganito. Verse chapter 5 ng Matthew, verse 43. You have heard that it had been said, narinig nyo nung una, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that you may be children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise out on the evil and on the good, send the rain on the just and also unto the unjust. For if you love them which love you, wala kayong reward. What reward have ye? Do not even the publicans the same, these things? And if you salute your brethren only, what do you more than others do? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ano ito, Pastor? Yes, siya yung iniisip natin. Ang lahat ng ito, kung bakit natin gagawin sa mga umaalipos na sa atin, sa mga nagagalit sa atin, ay dahil nagpapatawad tayo. Bakit ipinapanalangin natin? Dahil nagpapatawad tayo sa kanila. Nakakit hindi nila sabihin na patawarin mo ako, ay nasa atin, nagbibigay tayo sa kanila. At hindi na ito malayo, at hindi na ito mahirap pang marating yung kaganapan ng gusto ng Diyos. Yung magiging perfect man of God po tayo. Napakahirap gawin ang maging ganap dito sa daigdig. Kahit ang salita ay nandito, kahit tama ang katuruan, everyday naman nagbabasa tayo, nakikinig naman tayo every Sunday, pero kung hindi tayo nagpapatawad, laking hirap meron sa atin. Kaya, try. Give your forgiveness to others. Ibigay po natin ang, kung may tanong kayo, kailan po natin ibibigay, Pastor? Tiyakin mo muna kung right time or right person talaga ito. Mayroon kasing stages yung mga kasalanan, ano po? Kung yung hindi naman talagang maliliit lamang, kahit hindi na pupunta yung kapatid natin, patawarin natin siya, bigyan na natin nakikinig ang Diyos. Huwag na natin, Brad, hindi ba alam na mali yung ginawa mo? Hindi na. Magpatawad ka na. Dahil madalas, hindi naman ito naiisip ng madalas sa mga kapatid natin. Dahil ang alam nila minsan, tama. Amen? Pero yung pala mali, hindi na kailangan panghintayin siya at hindi na rin kailangan pang sabihin pa na mistake mo yan, Brad. Sister, mistake mo yan. Ako, kahit nasasaktan ako, kahit may naririnig ako, nagre-release ako. Hindi na kailangan pang sabihin ko, hindi na kailangan pang sabihin nila sa akin. Agad-agad ito. Nag-o-automatic ito. Ano? Hindi manual. Yung buhay natin sa pagbibigay ng tawad. Automatic ito.
katulad ng Panginoong Jesus. Nilikha niya tayo na kahit alam niya hindi naman tayo faithful. Nilikha niya tayo na kahit hindi naman tayo talaga, oo, tapat. Hindi naman talaga tayo masunuring tao na kahit Kristiyano tayo. Pero, naghanda na ang Diyos para sa kapatawaran ng mga kamalian na ito. Amen? Nung i-release ng Diyos yung kanyang pagpapatawad, nung mahina pa tayo, yung wala pa tayong taya. Romans chapter 8 po yan. Kaya kinakailangan kung hanggat maaari sa lahat ng panahon, magbigay tayo dahil nakikita ng Diyos ang ating puso. Hindi na kailangan pang pinatawad na kita, Brad. Bakit nagkasala pa ako sa'yo, Brad? Hindi mo kasi iniisip. Hindi na kailangan ito. Kailangan ipakita natin sa Diyos. Sa mga taong kinakukulan, ibibigay natin ito. Naintindihan po natin? Sana po. Ang gawin lang po natin bago po tayo magtapos. Mag-impact na po tayo. Dito, mag-impact dito sa lalagyan na ito. I-impact na natin ang kapatawaran sa mga susunod pang mga araw, sa mga susunod pang mga generasyon. Bago tayo matulog, ipanalangin na natin ang ating sarili. Natulungan tayo ng Diyos na pagka may nag-mistake sa atin, ibigay natin kaagad ito. Tama? Kahit nasasapawan ka na, kahit natatakpan na no, yung pride mo, nasasapawang na ang iyong kakayanan, pagka-Kristiyano talaga tayo, gabi pa lamang nakapaghanda na tayo sa araw ng bukas para sa mga taong, para hindi tayo mabigla. Amen? Dahil kung hindi ka talaga nakapaghanda nito, talagang mabibigla ka at tiyak, hindi mo ito maibibigay na mahabang panahon. Ang pagpapatawad ay hindi madaling makamit. Bakit, Pastor? Sapagkat hindi ito madaling maibigay. Ngunit sikapin natin ito, brethren. Sikapin natin. Alalahanin mo lamang, sinasabi ng Panginoon Jesus, pinatawad tayo ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 32, Colossians chapter 3 verse 13, patawarin niyo, magpatawaran kayo katulad ng pagpapatawad ng Ama na nasa sa langit. Let me read. Ano? Ephesians chapter 4 verse 32. 32 ba? Yung nabanggit ko? Try natin kung siya. And be you kind one another, tender-hearted, forgiving one another. Amen? Sanayin ninyo, brethren. Asahan nyo, brethren, tomorrow and also to the next day, masasaktan ka ulit. Sanayin ang sarili na nasasaktan tayo. Kung hindi nyo sanayin ang yung sarili na masasaktan tayo, napapahiya tayo. Impyerno ang punta natin. Sanayin natin ang ating sarili na nasasaktan at napapahiya. Try mong i-release. Bigay mong pagpapatawad. Dahil ang sinasabi ng Biblia, forgiving one another as Christ forgive you. Kung hindi mo iniisip na minsan nagkakasala ka at palagi kang nagkakasala at palagi kang humihingi ng kapatawaran, ay ibang usapan po. Ang hindi nagpapatawad ay anak ni Satanas. O baka kambal pa ni Satanas. Colossians chapter 3 verse 13.
forbearing one another. Again, namus kayo. Forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Ganyan din. Always remember, brethren, Jesus Christ has already forgiven us. Yun ang pundasyon natin. At pagka magkakamali pa tayo, naghihintay lamang ang Diyos. At agad-agad magbibigay siya ng forgiveness sa atin. Kaya, brethren, mag-imbak-imbak kayo. Automatic. Makapagbigay po tayo. Night and day. Pray nyo ang sarili ninyo na ready kayo to forgive others. Gawin ninyo itong katulad ng damit na pagkalalabas kayo, dala niya ito. Saan man kayo pupunta. I-practice natin kung paano dapat i-practice ang kabanalan. I-practice din natin sa ating buhay ang pagpapatawad. Hilain ninyo, itulak ninyo ang inyong sarili sa pagpapatawad. I repeat, itulak ninyo ang inyong sarili. Hilain ninyo ang inyong sarili para maibigay ang pagpapatawad. Try to give forgiveness there. Manalangin po tayo. Salamat po, Diyos, sa handang pagpapatawad mo po sa amin, sa aming mga mistakes, sa aming pong pagkakamali. Ganyan ka, O Diyos, sa amin. Walang gabi, walang araw na hindi ka handa. At yan din ang gusto mong mangyari sa aming buhay. Ang magpatawad po kami sa aming kapwa-tao. Loobin mo po na masaya ang aming puso. Handa ang aming puso to release forgiveness to them that hurt us, to them against us. Loobin mo po, O Diyos, na bago lalabas ang araw, bago kami maiidlip, ay handa na ang aming puso. Sapagkat ito'y aming pagsamba. Ito'y aming paglilingkod sa iyo, O Diyos, sa aming kapwa. Kaya tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.